IFF has not received any demand letter or complaint from Ms. Rama. We are hoping this is because Ms. Rama has reconsidered her position about filing. If, however, the case is actually filed, we will be ready to defend ourselves. We believe we did not abuse our rights, nor did we err against anyone. Thank you. At ang huling salitang binitiwan ni Richard para kay Joanne Maglipon. Nakakalungkot po na nakinailangan mangyari ito. So magkita na lang po tayo pagbalik ko galing New York. Dahil sa matapan na pagharap sa isyu ng demandahan, Richard Gutierrez, pasok sa The Boss Intriga Hit List. Ang ikalawa sa The Boss Intriga Hit List, controversial talent manager na puno na hinarap ang demanda, Anabel Rama, laban kung laban sa demanda ni Wilma Galvante sa kanya, March 17, nang sampahan ng GMA 7 executive na si Wilma Galvante at ng asawa nitong si Eleuterio Galvante, si Anabel Rama ng civil case. 7 million pesos damage suit ang halaga ng demanda ng mag-asawang Galvante laban kay Anabel. Humingi rin sila sa korte na maglabas ng temporary restraining order para hindi makalapit si Anabel Rama kay Wilma Galvante mula sa layong 50 meters. Noong Miyerkules, sa Quezon City RTC, nag-file si Anabel ng urgent omnibus motion para huwag ipagkaloob ng korte ang hinihinging TRO ni Wilma Galvante. Ayon din kay Anabel, hindi raw niya aatrasan ang demanda ni Galvante laban sa kanya. Inumpisahan niya ang gulong ito, tataposin ko. Laban ko sa laban, hindi ako atras. Nanahimik na ako ng 1 month, hindi na ako kumitibo. Ngayon, nag-fire na siya against me. Lalabanan ko na siya. Kaya ako na napunta sa kaso nito dahil napagtanggol ko sa mga alaga ko. 7 million siya, hantayan mo yung aking sagot ko. Sinagot din ni Anabel ang isyong pangharas daw niya kay Wilma Galvante sa text. Harassment saan? Saan ko siya inaharas? Bakit? Alam mo niya marunong ako mag-text? Hindi ako marunong mag-text ah. May sagot din si Anabel sa hinihing restraining order ni Galvante para hindi siya makalapit dito. Hindi ako lalapit sa iyo dahil wala akong kailangan sa iyo at hindi ako kikita sa iyo. Bibigyan mo ba ako ng pera? Baka ikaw lalapit sa akin para bigyan ka ng pera. Hindi ako lalapit sa iyo dahil. Noong Huwebes, nag-file na ang abogado ni Anabel na si Attorney Agnes Maranan ng opposition at counter-affidavit sa Quezon City Regional Trial Court. Sa counter-affidavit ni Anabel, sinabi nitong baseless lahat ng allegation ni Wilma Galvante laban sa kanya. Hiningi ng The Buzz ang panig ni Wilma Galvante tungkol sa bagong development na ito. At ito ang ipinadalang statement ng lawyer niya na si Attorney Alfredo Villamor. Bilang tugon sa oposisyon ni Anabel Rama sa aming application for TRO injunction, nais po naming sabihin na kami ay may sapat na batayan para isampa ang aming complaint at makahingi ng TRO injunction. Kami po ay naghahanap lamang ng legal na kalutasan sa pamilya at pananakot ni Anabel Rama kay Ginang Galvante. Maraming salamat po. At ang mensahe ni Anabel kay Wilma Galvante. Wilma, inumpisahan mo laban, tatapusin ko. Hindi kita uurungan. Hanggang saan? Ayun na po makipag-arreglo. Hindi. Sa kanyang walang atrasang paglaban at pagsagot sa demanda laban sa kanya, Anabel Rama, pasok sa The Buzz Intriga Hit List. POV, unahin natin yung ikaw talaga ngayon ang sasagot sa lahat ng aming mga katanungan. Yes! Okay. Muna. Rufy, ang pagkakaintindi namin ay nagkaroon ng pag-uusap ang PEP, si Joanne Maglipon na sakang yung mommy, hopefully to resolve the issue amicably. Mukhang hindi ganun ang nangyari. Bakit? Well, syempre, gusto naman namin, Tito Boy, talagang ma-settle amicably, you know. Kung walang demanda sana mangyayari, mas mabuti yon. Kasi magkaibigan naman kami ni Joanne. At saka, nung dinonch ang PEP, I was one of the first people that were there to support them. So, talagang matagal nang pinagsamahan namin. So, sana maayos in a way na tahimik. And that meeting was one of the moves na sana'y mapag-usapan. Mapag-usapan. So, bakit hindi nagtapos? Yes, ang hinihingi po ng mami ko at ni Richard ay maklear yung pangalan ni Richard. Kasi what happened was, they already uploaded the story na may nangyaring gulo sa birthday ni Mark Reyes without even bothering to confirm with Richard, with me, with anyone in our family, with the people involved, with Michael Flores. Pinost nila yon. So even if it was only there for an hour, milyon na nakabasa nun. At nagbigay na ng mga masasamang comments tungkol sa kapatid ko, kesyo barumbado, kesyo ganyan. Ginudge na siya without even like
asking kung totoo man yung story o hindi. Ngayon, si Ms. Joanne, she apologized for uploading the story before investigating. She never cleared my brother's name, saying na walang insidente nangyari. To think na si Michael Flores, clear na yung kapatid ko na magkaibigan kami, wala nangyaring ganon. Ni isang salita, beso-beso lang, yun lang ang nangyari nung gabing yun. And they're saying na may dalawang witness. Isa sa parking lot, isa sa loob ng party. Ilabas nila yung witness, di ba? Asan yung dalawang witness na sinasabi nila may alam sa gulong to? Wala silang mailabas. So for my brother who works so hard, you know, all of us work hard, Chris. I mean, para mag-post sila ng inventong storya na isang fabricated news, nakakasakit para sa atin yon dahil inaalagaan natin yung pangalan natin. Kung totoo man yon, may nangyaring gulo sa kapatid ko, my mom and dad, they're not consentidor. Silang unang-una magsasabi kay Chard. As a matter of fact, si Mommy pa ang tumawag kay Chard. Ano pa nangyayaring gulong to? And Raymond was there, Bubbles was there, a lot of people were there, more than 200 people were there, and wala sila nakitang insidente. So yun lang naman ang hinihingi namin, na mag-apologize sila, or begin reprimand the writer who wrote it. You know, na may ganyan lumabas na storya, isang invento, fabricated, wala talaga nangyari. Richard's in the States now, he's right. Thinking about it. He's thinking about either filing a case or not. Sana maayos between now and the time that he comes back in a week and a half. But whatever Richard decides, be sure that our family will be behind him 200%. That is my question. Pinaubaya ba to ng mom and dad mo kay Richard na siya ang magde-desisyon? Yes. Si Richard kasi masyado nasaktan eh. Kasi, diba, para sabihan kang barumbado na wala ka namang ginagawa. You know? And so, syempre, with Chard, he has a lot of endorsements, he has shows, he has all these things going on for him. Malaking damage yun para sa career niya. Okay, Rufus, ang sinasabi natin dito ay aantayin ng pamilya ang desisyon ni Richard at kanyang pagbabalik. At malalaman natin kung anong aksyon ang gagawin ng pamilya. Yes. But you are still very open to, di ba? Amicably. Yes. Why not? Sino ba may gusto ng gulo, di ba? Sila naman nag-upload ng storya, sila naman nagsulat ng masama sa kapatid claro. Ko eh. Claro, okay. That's so, clear. All right. Okay, wait. Now we move on. Oh, we move your brother, on. Now your mom. Okay, buti na lang wala akong issue. Anyway. Okay. Okay, with my mom naman, my mom's just defending her talent, si Heart Evangelista at si JC De Vera. Ang pakikipaglaban niya with Miss Wilma Galvante is not on a personal basis. Basically, she's just, you know, she has certain career goals for her two talents. And nangyari yun nung tinagihan niya yung mga projects na gustong ibigay ni Wilma sa kanila. So, doon nag-umpisa lahat yun. So, basically, my mom's just saying na she's abusing her power because nga, hingi siya ng hingi ng mga kung ano-ano. Okay, ang sinasabi lamang natin dito, mga kaibigan, ay sa mga pagkakataong ganito, Kristen, I think you both will agree. Ito'y dinala na sa courts of law. Exactly. Kung saan doon pag-aaralan, bubusisiin, at aalamin kung sinong tama at sinong mali. Alright? It's a legal case. It's a legal whatever case. Whatever happens, so, I'm behind them right. all the way. So, hayaan na po natin ang mga courts of law ang magdesisyon. Maraming salamat, Rufy. Thank you. Sa paglilinaw sa mga issues na ito. Mga kaibigan, huwag po kayong aalis dahil magbabalik po ang The Buzz! Susunod sa The Buzz, Intriga Heatless, premyadong aktres. May mga malalaking pagbubunyag sa The Buzz Top 10 Live! Iisa-isahin na ang nasa listahang sumasagitsit sa init ng intriga sa mas pinalakas, mas pinatindi, at mas explosive.